Magandang araw mga ka-eShop. May gagawin tayo. LG 32. Problema nito ay continuous blinking. Yun o. So hindi siya nagbubukas. So buksan natin. Ito yung model niya. 32. Continuous blinking. So sa mga kabisado na ang problema na ganito ay siguro alam na nila kung anong sira nito. Pero ako hindi pa ako sure kung talagang low voltage ba ang problema nito o may problema sa mainboard. So buksan natin yung unit. So ito na mga ka-eShop, nabuksan na natin siya. Yan, yan yung power supply natin. So napansin nyo, good naman lahat ng kapasitor niya, walang nag bubbles. So pwedeng buo yung power supply natin. Pagdating naman sa mainboard, yan yung mainboard nito. Pagdating sa T-con, ito siya. T-con siya. So gagawin natin ngayon at try natin kung ano ang problema niya. Kung supply ba o nasa mainboard ang problema. O sa mga baguhan dyan, pwedeng makatulong ito sa inyo. Yun o, nagbiblink siya. Ayan, nagbiblink siya. Tapos, pati yung ilaw, oh, nagbiblink din siya. Pansin nyo ba? So na. Yan. Pati yung ilaw niya, nagbiblink din mga ka-eShop. Yan o. Oh. Yan, nagbiblink din. Ngayon, hahanapin natin kung ano problema talaga nito. Yan o. Oh. Try ngayon natin ihang yung backlight niya. Bakit mainit? Mainit yung board, oh. So, mainit. Napaso ako rito, mga ka-eShop. Sobrang init niya. Yun, oh. Nagulat ako doon ang init niya dito. Yun, oh. Init. So, pwedeng may problema ngayong ilaw nito. Buti, hindi nasira yung ating power supply o main board. So try natin. Ngayon, binunot na natin yung backlight niya. Try ngayon natin kung magno-normal yung ilaw nito. Pansin nyo ba nag-normal yung ilaw? Yun o, okay na yung ilaw niya. Wala na. So ang problema nito, yung backlight niya. Bakit? Bakit sa backlight ang problema? So, itong portion na to ang mainit. Sa ibang side naman ay okay naman, wala namang init. So, ibang side wala. So, itong portion na to ang mainit siya. Nagulat tayo dito nung nakapa natin. Mainit siya. So, titingnan natin kung ano naging problema niya, bakit mainit yung portion na to. Okay, sa mga nakakaalam na kung ano problema nito, pwede nyo nang i-skip mga kaya eShop. Pero sa mga baguhan pa na hindi pa alam kung ano ang problema, kung bakit kumukurap yung ilaw natin pag nakakabit yung backlight natin, pwede nyo itong panoorin dahil may kunting tip tayo dito kung bakit siya kumukurap. Okay, gagawin ngayon natin ay bubuksan natin yung isang set na to. Tatanggalin natin yung LCD. Tapos, titingnan natin yung backlight niya. So, ito na. Tatanggalin na natin yung pinaka-LCD nito. Papaklasin natin ito.
Okay, tanggal na yung LCD. So ito na mga ka-inshop, bali bubuksan na natin yung unit natin. Titingnan ngayon natin kung ano ang naging problema. So ayan, nakita nyo. Yun, no? Nakita nyo ba yun mga ka-inshop? Sunog. Ayan, no? Sunog siya. Kaya mabilis uminit ito, sunog na pala yung board dito. Pero pwedeng okay pa yung mga ilaw niya. Pwedeng ito lang yung bumigay. Isang pirasong to. Yan, no? Yan, sunog na sunog siya mga ka-ishop. Yan, no? Bali, nag-ground na yung supply natin dito sa body ground niya. Kaya yung supply natin kumukurap na rin. Dahil nagsushort na siya sa body ground. So tingnan mo naman yung sunog na ginawa niya. Malaki yung sunog na ginawa niya. Yun. Kaya kumukurap siya. So linisin natin to, tapos tingnan natin kung yan lang ang sira o papalitan na lahat ng ilaw nito. Tingnan natin. So yan na yung mga ka-ishop oh. Yan na yung naging sunog niya. Lilinisin lang natin yan, tapos try natin kung okay pa yung mga ibang ilaw natin. So ito na, nagpalit tayo ng ilaw, ng isang pirasong ilaw niya, yung nasunog. Yan, pinalitan natin, pero marami na siyang pundi mga ka-ishop. Ito pundi na rin to. Yun, pundi na rin. Ito, pundi. Pundi. Pundi, pundi. So, maraming pundi. 2, 4, 6. 6 na piraso ang pundi. So, pag 6 na piraso ang pundi niyan, kailangan na natin palitan lahat. Kakausapin muna natin yung may-ari bago tayo magpalit dito. So, mga ka-ishop, hindi ko na na-video yung paano natin kinapit yung ilaw na bago. So, natapos na kasi natin siya dahil yung may-ari nag-iintay. So habang kinakabit natin yung bago na backlight, inaantay ng may-ari na maikabit yung bago. Gusto niya makita. So hindi ko na siya kinuna ng video. So ito na lang yung pakita ko sa inyo, yung diffuser, kasi yung backlight din na board inuwi din niya. So ito yung mga diffuser niya kanina. Ito yung nasunog na diffuser. So yan na. So nakapitan na natin siya ng ilaw, set up na lahat, okay na, bago na lahat ng ilaw niya. Kaya lang biglang sumibat si kuya dahil kukuha pa daw ng pambayad. So okay na siya. Testing na lang natin. So nakakahiya kasi pag nagbibideo ako, nandito yung may-ari. So hindi ko na binidyoan kung paano ikabit yung bagong ilaw natin. Pero ito na siya mga ka-ishop. Yan, okay na. So naging problema lang ng unit na to ay short yung isang ilaw. Nasunog yung isang ilaw natin. Nakita nyo naman kanina, sunog siya. Kaya lang nung nagpalit tayo ng isang piraso, nung pinalitan natin siya ng ganito, marami na siyang pundi, kaya ginawa natin, pinalitan na natin lahat. So, hindi ko lang napapakita dahil andito yung may-ari habang kinakabit ko yung bagong ilaw. So, okay na. Hanggang dito na lang yung video natin. Kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat. So, yun lang ang problema niya. Short lang yung backlight natin sa body dahil nagkaroon ng sunog. Kaya siya nagkakaroon ng blinking dito sa indicator light niya. Blinking red. So, dahil short yung ilaw, dahil nasunog yung isang pirasong ilaw.